Hey guys! Kumusta kayong lahat? Gagawa tayo ngayon ng napakasarap at napakalambot na Obi Condensed Milk Puto Cheese. Napakadali lang nito at napakasimple lang at only few ingredients lang para makagawa nito. Sigurado ako magusto nito ng buong pamilya nyo pag ganito i-prepare nyo sa kanila pang merienda. Sa naghahanap din ng extra income, pwedeng-pwede nyo rin po ito gawin at ibinta nyo. Nako, siguradong ubos agad ito pag ganito ang ibinta nyo. Napakasarap talaga nito. Dito sa aking bowl, maglagay lang ako dito ng 1 cup na purpose flour, 1/4 cup na sugar, 1 tablespoon na baking powder. And then, gagamit lang tayo ng salaan dito at salain lang natin para walang buo-buo dito sa ating flour mixture. And then, i-mix lang natin. Dito naman sa separate bowl, ilagay ko lang dito yung isang pirasong itlog, 1/2 cup na Obi condensed milk, 1 tablespoon na oil, and then, i-mix lang natin to. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Riza. Please pakifollow para may updated kayo every time na may bago tayong upload. So, ayan, okay na to na mix na natin. So, maglagay na rin ako dito ng 1/2 cup na fresh milk. Kung wala kayong fresh milk sa bahay, pwede naman kayo gumamit ng evaporated milk or yung milk powder, tapos lagyan nyo lang ng tubig para ma-melt. And then, itong liquid ingredients natin, ilagay na natin dito sa ating dry ingredients. And then, paghalo-haloin lang natin until ma-mix lahat to. Tell me where you're watching from and comment ka sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. So, ayun, pagkatapos natin ang mix, takpan ko lang to ng cling wrap at i-rest ko lang for 15 to 20 minutes. So, after 20 minutes, ayan na yung mixture natin. Tanggalin lang natin yung cling wrap, tapos i-mix lang natin yung mixture dito. Pagkatapos, ihanda na natin tong paglutuan dito. So, gagamit lang ako dito ng small size na silicone molder. And then, pwede kayo magbrush dito ng kunting oil. And then, ilagay na natin dito yung butter mixture natin. Ayan, lagyan lang natin ito lahat. At muna tayo kay Jerly Rimulano from Negros Oriental. Rose Higanti from Pulumulok, South Cotabato. Mano Efren from Southern Leyte. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, nalagyan ko na lahat yung mga silicone molder natin. So, takpan ko lang to at ilagay ko lang dito sa kumukulong water. And then, lulutuin lang natin ito for 10 minutes. After 10 minutes, ayan, i-open lang natin to. Tapos, maglagay tayo dito ng cheese pour filling sa taas. Ayan, lagyan lang natin to lahat. Kung ayaw nyo lagyan ng cheese, pwede naman. Optional lamang po to. Pagkatapos ko nalagyan lahat, takpan ko lang to at lulutuin ko lang for another 3 minutes para ma-melt lang yung cheese dito. So, after 3 minutes, ayan na, na-melt na yung cheese natin. So, luto na to, hanguin lang natin to at palamigin lang natin for few minutes bago natin i-unmold dito sa ating silicone molder. After few minutes, ayan, pwede na natin ito tanggalin dito sa ating molder kasi medyo malamig na siya. So, ayan o, tingnan nyo naman po kung gaano kaganda itong Obi condensed milk puto cheese natin. Napakaganda talaga ang pagluto niya at super lambot talaga nito. If you're still watching this point, it means nagustuhan niyo yung recipe natin. So, pakiheart na itong video na ito at comment kayo sa baba. I love easy snacks. Ayan po, tingnan nyo po kung gaano kalambot tong Obi condensed milk puto cheese natin. Super lambot talaga. At napakasarap din ito. Perfect pang merienda. Kaya mga mami, try nyo na. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. Pakishare na rin itong video na to sa mga loved ones nyo para may idea rin sila. Maraming salamat po.